natin ay pinananabikan po natin at pinananabikan natin ang salita ng Panginoong Diyos sa mas marami tayong naririnig, mas lalo tayong nananabik. Lalo na, no, na yung napapakinggan natin, anong tayo, no? Nahihipo talaga tayo, nakakausap talaga tayo ng Panginoon Diyos. So, yung umaga, I pray na Banal na Espiritu magministeryo sa atin, tuloy tayong kausapin, tuloy tayo na upalain ang kanyang salita. Hindi po tayo nabubuhay, ano? Dating kayang mabuhay na hindi na tayo kinakausap ng Diyos. Ayoko. May Kristiyano na ay okay na okay lang sa kanya, no? Walang salita ng Lord, ano? Walang devotion. Tapos tinatawag ka niya sarili na Kristiyano. Isang tunay na Kristiyano, kapatid, ay buhay niya ang salita ng Panginoong Diyos. No? At kung buhay natin ang salita ng Lord, sabihin ng salita ng Panginoon ay strength din natin. No? Sustenance sa buong existence natin dito sa lupa, salita ng Panginoon ang ating ang magsusustain sa atin, yung buhay spiritual natin, ang salita ng Panginoon magsusustain. Sa mga trials, salita ng Diyos ang nagiging lakas natin, strength natin to overcome, no? Ang Banal na Espiritu gumagawa nun, pero paano ginagawa ng Banal na Espiritu yun? By speaking, no? Sabi po, noong may nabasa, narinig ko na, si Jack yan, narinig ko na kahapon, ang gabi, ano, binasa ni Ate Olive yun, yung Holy Spirit, ano, ang kanyang trabaho ay to speak and to reveal more things that has yet to come sa atin. At bahagi doon ay may mga kinalaman sa buhay natin. Ano, kapatid? So, be ready na tayo po ay magtumanggap muli ng pangungusap galing sa ating Diyos. And I pray for a soft heart, a heart of flesh sa atin at hindi po heart of stone. Man po yung ginamit ko sa halip na servant or Christian, ano? Kasi meron akong gustong ipapansin sa atin, ano, dito sa mga talataan na ito. Matthew chapter 5, 38 to 42, ang talata na ito, ang chapter po na ito, sa bandang taas, makikita natin, ano, may title ito na Beatitudes, ano? Ang ibig sabihin ng Beatitudes ay Better Attitude, ano? Ang title ng chapter 5 ng Matthew ay Beatitudes. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, this is how you're supposed to act. This is the attitude that is supposed to be seen sa buhay ninyo, no? Kaya Beatitudes. Makikita niyo po yung bandang taas, ang dami-dami pong sinasabi ng Panginoon, no? Kapakumbabaan, no? Pagsunod sa Panginoon, pagtitiwala sa kanya, pananabik sa kanyang salita. So ito banda dito, ano, ang title naman ito sa chapter na ito ay itong paragraph na ito, ano, retaliation, no, retaliation ng title niya. Sabihin, sa halip na kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay better na tao, ano, kay Kristiyano, so you're supposed to be a better person than the non-Christian. Ang mga hindi Kristiyano ay eye for an eye. Sabi ka nun, no? Ang mga hindi Kristiyano, eye for an eye. Nakakalungkot na merong Kristiyano, eye for an eye pa rin, no? Pag ginawa siya ng masama, gagantihan ng masama, no? Gagawa lang ng mabuti, pag ginawa naman siya ng mabuti. Ano? Laging hindi nauunang gumagawa ng mabuti, no? Kaya na lang magpapasalamat kasi ginawa ng mabuti. hindi maunang gumawa ng mabuti, kaya siya ang papasalamatan at mapapasalamat siya kasi pinasalamatan siya. Oh, pagka ganun, we're not better persons, we're not better Christian, we're not even a better man pagka ayon po nabubuhay na eye for an eye, no, tooth for a tooth. No? Kung ngayon, tooth for sakit yung aking ngipin. Lagi yung sumasakit yung aking ngipin. Napahirapan ako matulog kaya medyo nalilate tayo na, no. So, just for a
Pero sabi ng Panginoon, so, hindi dapat ganun, ano, kayong mga Kristiyano, lalo na kung kayo Kristiyano, hindi lang kayo maging better man, hindi lang kayo maging better Christian, maging better man pa. No? Maka better Christian lang tayo sa kapwa nating Kristiyano, pero sa mga taong hindi mananampalataya, we should be the better man. Okay. Madalas mo. So, basahin natin, 5:38 to 42 ng Matthew. You have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist evil. But whoever shall strike you on your right cheek, turn the other to him also. And to him desiring to sue you and to take away your tunic, let him have your coat also. And whoever shall compel you to go a mile, go with him too. Give to him who asks of you, and you shall not turn away from him who would borrow from you. Ulitin natin. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist evil, but whoever shall strike you on your right cheek, turn the other to him also. And to him desiring to sue you and to take away your tunic, let him have your coat also. And whoever shall compel you to go a mile, go with him too. Give to him who asks for you, and you shall not turn away from him who would borrow from you. Palayin po ng Panginoong Diyos ang pagbabasa ng mga talata na ito, mga kapatid. Po, at tayo ay gawin niyang better persons, better people as we meditate on this. Po, amen at amen. Ano, kung binabasa lang natin, may pumapasok po sa mind natin ano, na hindi ako ganon. No? No, nga lang, may nag, sa mga Facebook natin, mga post natin, may nag-comment lang ng pangit. Ano, talagang nakaganti na kagad tayo, kung ano na kagad sasabihin natin, no? I-unfriend na kagad natin, no? Kristiyano tayo, no? Kristiyano tayo. You should be better sa ng Panginoong Diyos. No, hindi lang tayo better Christian, kundi better person. No? Pero hindi Kristiyano kaharap natin, should be better persons. Remember that? Panood ako ng insidente sa kalsada, parehas na sila nakamotor eh. Nasagi yata nung isa. Yung isa nanggigigil na, bumaba sa motor niya, lalapit. Eh paglapit niya, nakangiti yung lalapitan niya, tapos kakamayan pa siya. Ano? Eh napangiti na rin yung ano, napangiti rin yung nanggigigil at tiyak na galit eh. Saan yung iba ano ay nakaka-create din ng iba doon sa isa. No? Sa halip ng paparehas kayo. No? Eh lalo nakakahiya naman lalo yung kung tayo'y Kristiyano. Po. Diba doon? Nananginig ba tayo ngayon? No? Nananginig ba natin? Lord, ikaw ba yan? Ano? Sabihin niyo ba kami na kausap ba kami, Panginoon? Ano? Better man. Ano ba meron siya, ano, kapatid? Tingnan natin. Number one, lagi natin ito narinig, pangkaraniwan natin narinig, dead to self. Hindi ko lang alam kung alam natin kung anong ibig sabihin ng dead to self. Alam nyo dito, ano kapatid, yung sinasabi ng Panginoong Diyos, ano, lagi kang may karapatan. No? Laging, sabi dito, you have heard that it was said an eye for an eye, a tooth for a tooth, that is my own right. Lagi nating dinidiin yan. Pastor, wala ba akong karapatan? No? Wala ba akong karapatan ipagtanggol ang aking sarili? Wala ba akong karapatan ano na yung akin namang right tinatapakan na eh? Ano? Yung aking dignidad tinatapakan na. Sabi dito, sabi natin, ano kapatid? Sabi ng Panginoong Jesus, you have to be dead to yourself to be a better person. To actually be a better Christian. Kasi kahit pastor, kapatid, may ipinaglalabang kanyang karapatan. No, kahit pastor, may pinaglalabang karapatan eh. No. Eh pagka ikaw kakitaan ka ng Diyos na itong batang to, patay na patay sa sarili talaga niya. No? Isusubo na lang niya, ibibigay pa. No? Ipagtatanggol na lang ang sarili, magpapakumbaba pa. No? Wala siyang right, alam niya, wala siyang right sa kanyang sarili. The only right I have is yung right ni Christ sa akin. At ano yun?
magpakumbaba, makita si Kristo sa buhay ko. No? Ganun lagi. Tayo, pag napapaalalahan ng misa na nabubuhayin ganun, mayamay, mga ilang ano lang, babalik uli yung dati nating pagiging Kristiyano na punong-puno tayo ng karapatan sa ating sarili. No? Magnakakarinig tayo ng sermon na hindi natin gusto, sinasaktan yung ating damdamin. Ano? Wala na. Ano? Bakit wala ba ako karapatan masaktan? Kasi tao din naman ako. Ganun, ano? Laging buhay yung karapatan sa kanyang sarili. Ano mo na, mga patid? Be better. Be better. Sabi yung tapikin. No? Alam niyo ako, no? Ako'y binata ano sa Balatong. Papastura ako sa Balatong. Merong namatay yung nanay nung aking tinitirahan kong bahay. Namatay yung nanay. At itong pamilya na to, itong aking tinitirahan na miyembro natin, no, chairman at that time actually, may kapatid na dibotong katoliko. Dibotong katoliko. At nabalitaan nung membro ko na nung gabi na yon, nung lamay na yon ay ano, magagawain mga katoliko doon sa ano, magagawain. Ang ginawa nung member ko, sabi sa akin, Pastor, mauna na po tayo. No? Mauna na po tayo magagawain. So, nauna kami. Alas 7, naggawain na po kami. Naggawain na po doon sa patay. No? Ang problema, pagkatapos namin maggawain, umulan ng pagkalakas-lakas. Talagang umulan ng pagkalakas-lakas, hindi nakapaggawain yung mga Katoliko. Hindi nakapaggawain. Eh, galit na galit yung anak, eh lalaki yung anak. Galit na galit. Tapos, sabi, pamamarangay daw ako. Iyak ako doon sa kwarto ko, iyak ako, sabi, Lord, eh wala, single nga ako, wala pa akong girlfriend, no? Wala man lang akong matrimpeksan na, kawawa naman ako. Wala man lang akong matrimpeksan na, no? Nandun ako sa kwarto, umiyak ko, nakalood ako sa Diyos. Tinatapik ko yung sarili ko, Lord, alam ko naman, ikaw lang yung aking lakas, ikaw yung aking tagumpay, no? So, gusto ko paglaban yung aking karapatan eh, sabi sa akin ng Lord, ano ba ako yung miyak? Eh, di ba't mas maganda yun? Di ba, pabarangay ka? No? Eh, pagka pinabarangay ka, tatanungin ka. No? O, ano ba ang kaso mo? Eh, di sasabihin mo doon. Eh, ako po, nag-sermon. No? Ano po ba yung sinermon yun? O, di sermon mo ulit doon sa barangay. Sa akin ng Diyos. Di ba ako lang ulit eh. O, na, nalang pa. Yung gusto ko ipagutuman yung aking karapatan eh, biglang naging opportunity para sa atin eh. Minsan, ganun, ano, tingnan natin na yung mga opportunity ay yung mga akala natin ano, ay inaapi yung ating right. Ano, baka opportunity pala yun ano, para may pakita natin sa kanila anong we are better people. Ano, we are better people. Kristiyano tayo. At sasabihin lang, talaga ang mga Kristiyano kakaiba talaga. Ba? Ganun na lang. Kung hindi ang Kristiyano, naku po. Nakasigaw na yan. Nakaano na yan. Gaganoon, kapatid. No? Ang sarap ba yung kaibigan ng mga Kristiyano kasi iba talaga sila. Mahinahon, mapagpakumbaba, mapagbigay, mga generous. Ganun lang, kapatid. Ganun ba tayo, no? So, papangitik tayo yan. Ako, Pastor, layo ko dyan. Parang hindi ako yan, ha. So, paalala lang sa atin ngayon. We're Christians, kapatid. We died to our rights. Ayun ba doon? Second thing, ano, na better, ano, better, a better person, a better man. Alive for God, no? Hindi, dead to self siya, pero alive siya para sa Diyos. Huh? Alive siya para sa Panginoon. Alam niyo, makapansin niyo po itong do not resist evil, no? Kaya pastor, ako lahat ng masama, pinapapasok ko sa buhay ko eh. Kasi nabasa ko po sa Matthew 5 eh, do not resist evil eh. Hindi po yung ganyan na ibig sabihin, no, kapatid, ha? Ang ibig sabihin po nito, yung mga bagay na, yung masamang bagay na nangyayari sa iyo, ano,
na ubusan ng ano, lalamanan, ano, huwag mong, ibig sabihin, yung ipakikitaan mo rin ng evil against evil. Kasi hindi ganun klase ng resistance. Ang resistance ng evil ay good. Resist it with good. Ang do not resist evil na sinasabi ito, yung eye for an eye, tooth for a tooth. Ginawa ka na masama, gawin mo rin, balik mo na masama sa kanya. No, hindi po. Ang tamang pag-resist ng evil ay yung ginawa ka ng masama, binalikan mo siya ng mabuti. Ginantihan mo siya ng mabuti. No, you are alive for God. No? Kung ano yung hinihingi ng Diyos, kung ano yung inudyok ng Panginoon Diyos sa atin, kung ano yung inaasahan ng Panginoon sa atin na magiging response sa atin, hindi naman yung ano, hindi naman yung kasi tayo sa self, hindi tayo tutugon. No? Baka may kinakailang response na godly. No? Baka may kinakailang response na mahahayag yung karangalan, kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Apo. We are dead to ourselves, but we are alive for God. Hindi sa walang nakikita sa atin, kundi nakikita sa atin ay mga qualities ng Panginoong Diyos. Apo. And then, pangatlo ay strong for His cause. No, strong for God's cause. Parang sinasabi natin sa ating sariling kapatid, if only for the Lord's plan, if only for God's purpose, no, I am doing this. On my own intentions, on my own desires, on my own plans, no, on my own purposes, hindi, ito na gawin ko, gagantihan ko talaga ito. Ay po ang ayaw ko, kung anong itinataguyod ko, yung aking mga sariling hangarin. No? Pero ang sinataguyod ko kasi, ang tinataguyod ko kasi, ang hangarin ng Panginoong Diyos. No? Nung una ko actually binabasa ito, pumasok sa mind ko na word, ito, no, kapatid, ang thought na pumasok sa mind ko ay winning at all costs. No, parang, kaya ako mag-uugali na ganito, kaya ako magpapakumbaba, ano? Kaya ako magiging better person. No? Because ang nasa isipan ko is to win this fellow, this person for the Lord. No, mahayag yung biyaya ng Diyos, mahayag yung habag ng Diyos sa kanya. Magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi sa kanya ang biyaya ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. No. So kaya ako mag-uugali na ganito, kaya ako magpapakumbaba, kaya ako mamamatay sa aking sarili because ang intention ko to win this person at all costs. Kahit ibigay ko pa yung sa kanya yung aking kabilang pisngi, sinampal niya ako sa kabilang pisngi, ibibigay ko yung kabilang pisngi. Kung ang magiging kapalit naman ito, yung makikilala niya aking Panginoon, I would do so. I would gladly do so. No, ibig sabihin ng strong for His cause. No, mahina ako for my own purpose. Kung sa akin lang purpose, ay for an eye, babalik ko dito. Tooth for a tooth, ay babalik ko sa taon na ito. No, talagang ikikip sa kanya yung masama kong ugali. Ano, minsan tayo mga Kristiyano, propose pa tayo ganun eh, ano? No, huwag yung hintayin na makita nyo kung sino ko. Huwag yung mga ganun pa tayo. Huwag makita nyo lang sino tayo, kapatid, ay yung kung sino si Kristo sa buhay natin. No? Yun dapat ang makita sa atin. Amin ba, mga kapatid? I pray na ang Panginoong Diyos is loud and clear sa atin ngayong oras na ito. We are a better person dahil dead tayo sa ating self. Buhay tayo para sa Diyos. At ang cause na pinakamalaki sa atin, no, ang reason ng ating existence ay yung purpose ng Panginoong Diyos to win every possible single soul connected to me. And if I have to humble myself to win this person, I will humble myself. Amen, kapatid? Kung kinakailangan akong ipahiya ng Panginoong Diyos, mapahiya ako alang-alam sa kanyang karangalan, kaluwalhatian. I would gladly do so. Amen, kapatid? So I pray na ang Panginoong Diyos is able to speak to us powerfully, mga kapatid. Ano? Become better. Be better, mga kapatid. Kung Kristiyano tayo, kapatid, no. Meron pa rin pong better. No. A better Christian. Better than our fellow Christians. No. Kahit po tayong mga Kristiyano, no, ay
we can also be better, no? A better servant, a better na miyembro ng Mandaluyong IRM, no? Hindi ako yung tail sa Mandaluyong IRM. Pagdating sa Mandaluyong IRM, hindi ako ang buntot. Ako dapat ang ulo. Ako dapat better, dapat ako ng Kristiyano. Pagdating sa oras, ako ang unang dumadating. Ano? Pagdating sa tithes, ako ang pinakatapat. Pagdating sa pananalangin, ako ang pinakamapanalangin. I am better. Bakit mo ginagawa yan, kapatid? Dahil itong gusto ng Panginoong Diyos para sa akin. I am dead to myself. I am alive for Christ. I am doing this for His honor and for His glory. No, kapatid. Ano, hindi lang ako, hindi ako competitive. Hindi ako nakikipag-kompetensya sa akong kanino man. No. Pinupulfill ko lang ang inihingi ng aking Panginoong Sus. Gusto kong ikumpleto yung joy niya. Pwede ba yun, kapatid? No? Pwede ba ngayon mga ganito magsabi tayo sa ating mga sarili? Pastor, simula po ngayon. No? I will be better. Hindi lamang better na person, kundi even a better Christian. No? A better follower of Jesus Christ. I will be better in my prayers. I will be better on my commitment. I will be better on my service. I will be better on my faithfulness. I will be better on my faith. No? I will be better on my devotions. I will be better on my obedience. Pwede ba yun, mga kapatid? Challenge ang ating mga sarili. Amen at amen. Ano po?